Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ngayon po ay ginuginita natin ang kapistahan ni Santa Cecilia, Dalaga at Martir. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang, paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang pitong anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karneng baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Ang di malilimot at higit na kahanga-hanga ay ang ina. Nasaksihan nito ang sunod-sunod nagpaparusang ginawa sa kanyang pintong anak hanggang sa mga ito'y mamamatay sa loob lamang ng isang oras. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit na siya'y babae. Kasintapang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sinabi niya, "Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako ang naglagay ng iba't ibang sangkap ng inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lumikha ang buong santinakpan ang siya ring lumikha ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kanyang kagandahang loob, ay ibinalik niyang muli ang inyong hininga at buhay. Yamang hindi niyo inalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kautusan." Sa pandinig ni Antioco, ang pangungusap na ito ng ina ay isang pag-aglahi sa kanya. Kaya't sinikap niyang mahimok ang bunsong anak na babae na talikdan ang kanyang reliyon. Ipinangako niya na pagyayamanin siya at patatanyagin, pagkakalooban pa ng mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit hindi siya inintindi ng anak, kaya't nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niyang payuhan ito ang anak kung gusto niyang ito'y mabuhay.
sa kakahimok ng hari na pahinuhod ang ina, na kausapin ang anak bilang pag-uyam sa malupit na hari. Dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito sa sariling wika. Anak, mahabag ka sa iyong ina na siyang buwang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. 3 taon kitang pinasuso, pinalaki kita, pinagpag-aral at inaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at lahat ng bagay na naroon. Alam mong ang halahat ng iyan ay nilikha ng Diyos, tulad din na naman ng sangkatauhan. Huwag kang matakot sa berdugong ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong kapatid na nagdurusa hanggang kamatayan, upang sa muling pagkabuhay ay makapiling kita kasama nila. Hindi pa man natatapos magsalita ang ina, sinabi ng anak, ano pang iyong hinihintay, Haring Antioco? Hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko ang utos ng ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng pagpapahirap ng mga ito sa mga Hudyo. Ngunit tandaan mo na hindi ka makakatakas sa parusa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako'y dinggin mo, sa daing ko natulungan. Pagkat ako'y taong tapat, dinandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Pagising ko poon sinta, sa piling mo'y magsasaya. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda. Hindi ako lumilihis sa kanan man o kaliwa. Ang daig ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa inyo humihibik. Pagising ko poon sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako'y matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako'y nagising, sa piling mo'y magagalak. Pagising ko poon sinta, sa piling mo'y magsasaya. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong yon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang sampu sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tigi-isang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo yan hanggang sa pagbabalik ko. Puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan. Kaya't pagkaalis niya, nagsugos sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinaukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa rin hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salamping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng sampo. Magaling, sagot niya, mabuting alipin, yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamalain kita sa sampung bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, iyong salaping ginto ay nagtubo ng lima. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa limang bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, hito po ang iyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inahasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin, sa salitang mong yan kita hatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi ko, kinukuha ko ang hindi ko sa akin at inaani ko ang hindi ko hinahasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo at ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanyang salaping ginto at ibigay sa may sampo. Panginoon, siya po'y mayroon ng sampung salaping ginto, wika niya. Sinabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na akong maghari sa kanila, dalhin ninyo rito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpunta si Jesus patungong Jerusalem. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Purihin at pasalamatan natin ang Poong Mahal na Nazareno. Mga kapatid, araw-araw ay inanyayahan at tinatawag tayo ng Diyos na maging tapat sa Kanya. Na sa kabila ng ating mga pagkakamali at pagkakasala, ang Diyos, nating Ama, ang Jesus Nazareno, ay nanatiling tapat sa kanyang pagmamahal sa ating lahat. Hindi sukat tinitingnan ng Diyos ang lahat ng ating mga pagkakamali at pagkakasala. Bagkus, tinitingnan tayo ng Diyos na kanyang mga minamahal na anak. Kaya po, araw-araw, tuwing tayo ay nagising, inaayahan tayo at tinatawag ng Diyos na maging tapat din sa Kanya.
Kaya po pag sumikapan natin na tayo man ay mayroong mga kahinaan, pag sumikapan natin na maging tapat tayo sa Diyos, sa Kanyang utos at turo. Kaya po sa unang pagbasa, ating narinig na kung saan may ang mag-inang ito ay nanatiling tapat na sa kabila na panganib, sa panganib na kanilang inaharap na sila ay papatayin ng hari, sila ay nanatiling tapat sa utos at turo ng Panginoon. Kahit na sila ay pinahirapan, no? Nakita ng ina kung paano pinatay, isa-isa pinapatay ang kaniyang mga anak ng hari dahil sila ay natiling tapat sa utos at turo ng Panginoon. Dahil gusto ng hari na gusto ng hari sa unang pagbasa na dapat sundin nila ng mag-inang ito ang kautusan ng hari at hindi ang mga utos at turo ng Diyos, no? Kaya nakikita natin at narinig natin kung paano naging tapat ang mag-inang ito hanggang sa huli, no? Hanggang ibinuhis nila ang kanilang buhay, no? At sa kanilang pagiging tapat, sila ay naging o naging kaisa sa paghahari ng Diyos. Tayo rin po, mga kapatid, no? Tayo man ay marami ding mga kahinaan. May mga pagkakataon din po na minsan tayo ay sinusubukan ng panahon. Sinusubukan tayo ng napakaraming pagsubok, mga tukso at kasalanan. May mga pagkakataon na tayo ay nadapa. Pero ang pag-ibig at awa ng Diyos ay nanatiling tinatawag tayo upang magbalik loob at maging tapat uli sa Kanya. Kaya nga po sa Ebanghelyo na ating narinig din po ngayon, tayo rin po ay binibigyan ng Diyos ng mga biyaya at kalakasan upang gamitin natin ito na maging tapat tayo sa Kanya. May Kanya-Kanya tayong mga talento. Kaya nga po, huwag natin itong gawin o huwag natin itong pangsarilinlanan. Bagkos, gamitin natin ito na maging tapat tayo sa Diyos at maging tapat din tayo na maglingkod sa ating kapwa, lalong-lalo na yung higit na nangangailangan ng tulong. Kaya nga po, pag naging tapat tayo sa Diyos, sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin, sa mga talentong ipinagkaloob niya sa atin, at ginamit natin ito para sa kapurihan ng Diyos at sa ikabubuti ng ating kapwa, sabihin sa atin ng ating Panginoon, tapat at mabuting alipin. Makiisa ka sa aking paghahari. Kaya ito'y paanyaya sa atin, mga kapatid, sa araw na ito, na binigyan tayo ng Diyos ng lubos na pangapagpapala at kalakasan, biyaya ng buhay. Gamitin natin itong mga biyaya at pagpapala upang lubos na maging tapat tayo sa Diyos na sa kabila ng ating mga kahinaan. Gamitin natin ito para sa ikapupuri ng Diyos. Gamitin din po natin ito para sa iba, no? Sa ikabubuti ng ating kapwa. Huwag tayong paghinaan na kung tayo man ay naharap ngayon sa mga matinding pagsubok,
Huwag tayong paghinaan, bagkus mas lalo pa tayong lumapit sa Diyos at ipagkaloob ng Diyos ang mga biyaya at pagpapala na alam niya ito'y makakabuti sa atin at na alam niya ito'y magagamit natin para ipagpuri siya at magamit natin ito para sa ikabubuti ng ating kapwa. Muli po mga kapatid, hingin natin ang kalakasan at biyaya ng Diyos na tayo ay maging instrumento niya para sa ikapagpupuri niya sa ibang tao. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid, no? Hindi niya tayo pinababayaan. Bagkus siya ay natiling mabuti, tapat sa atin. Kaya tayo rin, sana pag sumikapan natin na tayo ay maging mabuti sa Diyos at maging tapat sa lahat ng oras ng ating buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon bilang mga anak ng Diyos Ama na tagapagbigay ng lahat ng kabutihan, may pagpipitiagan tayong manalangin sa Kanya. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang simbahan naway matakot, hindi matakot sa mga pagsubok, kaugnay ng mga pagbabago, at magamit niya sa matuwid na pamamaraan ang mga biyayang ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang lahat ng tao naway makibahagi sa kayamanan ng lupa ng may katarungan, pagkakaisa, at kapayapaan, manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawang kabutihan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga doktor, mga nurse, at yaong mga nasa profesyon ng pag-aalaga, naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ni Kristo. Sa mga dukha, nalulumbay, may sakit, at mga nasa bilangguan, manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga pinagpalang yumao naway makasama sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon, manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami sa mga higit na dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa'yo, Ama, ito'y buhay.
magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayon ginugunita namin ang dalagang si Santa Cecilia. Ang kalugud-lugud niyang kagitingan sa pamumuhay ay nagbawagin dapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y namatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyon nilabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat na parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng iyong Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister.
Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information card. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Cecilia upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyong galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio
at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos.